para sa lubungin siya at para itaas ang kamay ni VP Lenny at Sen Kiko. Narito sina Kong P.T. Barzaga at Mayor Jenny Barzaga. At pati na rin si Kong A.A. at Vincula. Kapitanyos, ang mga kampiyon ng Pilipinas para sa lahat, ang ating presidente, Lenny Robredo! Vice Presidente Kiko Pangilinan, Congressman P.D. Barzaga, Congressman A.A. at Vincula, at Mayor Jenny Barzaga. Magandang gabi, Dasmariñas! Magandang gabi, Cavite! Grabe! Maraming salamat! Bago po ako magpatuloy, ang akin pong pagbigay galang at pasasalamat sa ina ng lungsod ng Dasmariñas, Mayor Jenny Barzaga, at ang buong pamunuan ng LGU Dasmariñas, at syempre yung boss po namin lahat, Congressman P.D. Barzaga. Kasama din po natin ang mga kaklase ko sa 16th Congress, Congressman A.A. Advingola ng 3rd District ng Cavite, Congressman Boy Blue Abaya ng 1st District ng Cavite. Bisita din po natin ngayong gabi, Congressman Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna. Marami pong kailangang pasalamatan. Hindi po natin maiisa-isa lahat, pero maraming salamat po sa mga mayors, vice mayors, mga councilors, mga board members, nakasama po natin ngayong gabi at yung mga nagbigay sa atin ng suporta. Maraming salamat din po sa Robredo People's Council Cavite, sa pangunguna ng aking kaibigan na mula yata October ay hindi na nagpapahinga. Board Member Kirby Salazar! Maraming salamat din po sa mga sectoral groups na kasama po natin ngayong gabi. Caviteños for Lenny, Youth Vote for Lenny, Team Lenny Robredo, Solid Lenny Pilipinas Cavite, Lawyers for Lenny, Riders for Lenny, Bikers for Lenny, Robredox, K-pop stands for Lenny, Lasallians for Lenny, at marami pang ibang mga grupo na kasama natin ngayong gabi. Alam nyo po, aaminin ko sa inyo, medyo kinakabahan ako. Dahil yung una nating rally na ginawa sa Gentry, hindi po natin inaasahan na ganun kadami ng tao. Kung hindi ako nagkakamali, 47,000 yung dumalo sa Gentry. Sabi ko po ngayon, matapatan lang natin yung 47,000. Masaya na tayo. Pero ngayon yata na doble yung numero. Kaya maraming salamat, Dasmariñas. Maraming salamat, Cavite. Ayan, alam nyo po, maraming mga milagrong nangyari mula po nung huli nating rally dito sa Cavite. Kung naalala nyo, na-traffic kami ng matindi. Galing po kami sa Tansa, papunta kami sa Gentry,
halos 4 oras, nasa daan kami, hindi na po kami umuusad at sinasabihan ako, malapit na ako magsalita. Kaya po naghanap kami ng motorsiklo para lang makaabot kami sa rally. Yun po yung unang milagro. Hindi ko alam na yung sinakyan ko palang motorsiklo ang rider, BBM supporter. Pero sa totoo lang, hindi po namin pinag-usapan yung politika. Nagkwentuhan po kami papunta sa rally site. Napakabait. Nakarating ako sa rally site buong-buo. At ngayon po, hindi lang sa na-convert na siya, napakasipag pang gumalaw. Gusto lang ulit natin ipakilala, magkaibigan na po kami ngayon. Si Sherwin! Saka ang kanyang may bahay, si Till. Ayan. Eto si Till. Alam nyo, maraming salamat, Sherwin at Tin. Alam nyo, ang kwento ni Tin, kung meron daw dito ang pinaka-loyalista sa kabilang kampo, sila yung dalawa. Sumasama pa sila sa mga motorcade dati. Pero, nung gabi pong yun, di ba, by God's grace, talagang nagpara lang po kami ng motorsiklo, kaya maraming salamat, Sherwin. Buti po nung nakita ako ni Sherwin, pinasakay niya pa din ako. Pero alam nyo ngayon, sila na yung pinakamasipag na nagkakampanya sa atin. Maraming salamat. At alam nyo, kaya ko to kinekwento sa inyo. Dahil yun yung pinakauna kong pakiusap sa inyo ngayong gabi. Mula po bukas, 6 na araw na lang tayo pwede magkampanya. Alam ko napakarami sa inyo ang sisipag, nag-house to house, nagpapalugaw, kung ano-ano yung ginagawa. Pero yung pinakasikreto, yun yung nakita natin dito sa dalawa. Ang pinakasikreto po, buksan natin ang ating mga puso. Kahit iba yung paniniwala, mahalin pa din natin sila. Ayan, may medic. Saan? Medic. Bigyan lang po ng space. Mamaya. Mamaya na ako magkokorona, ha? Alam nyo, bagay ba? Alam nyo, dito lang sa mga rally, maraming salamat, dito lang po sa mga rally, nagaganap yung frustration kong maging beauty queen. Kaya maraming salamat sa inyo, maraming salamat. Hindi pa man ako botante, pero ikaw ang number one para sa future ko. Halika. Kinakampanya mo ba ako? Palakpakan natin. Anong pangalan mo? My name is Marcia Imparon. Ayan ha. Diba kaya tayo nagsisipag? Nagsisipag tayo hindi lang dahil naniniwala kayo sa akin. Pero alam natin na ang ipinaglalaban natin yung mga kabataan, kagaya nila at kagaya ninyo.
I love you too. Ayan. Mamaya, babasahin natin yan. Eto lang po. Makinig lang muna tayo. Alam kong excited kayo, pero makinig muna tayo. Mamaya na tayo sumigaw. Kasi pag sumisigaw tayo, hindi tayo nagkakarinigan. Gusto ko lang po magpasalamat sa ating mga congressmen at mga local officials na in public sinusuportahan tayo. Alam ko po na mahirap itong gawin dahil sa sitwasyon ng ating politika, pero sila po, ako pa yung nag-aalala sa kanila. Sinasabi ko pa sa kanila, hindi kaya kayo mapasama pag pinakita niyong ako yung sinusuportahan ninyo. Ang sabi po nila, para sa bayan na ang laban na ito. Kaya maraming maraming salamat po sa kanila. Pangatlong balik ko na po ito sa Cavite. Ngayong campaign period, kung naalala nyo. Yung pinakahuli ko pumunta dito nung March 4, kung kailan nagkaroon tayo ng malaking rally sa Gentry. Pero hindi lang po ako ang pabalik-balik dito. Pati po yung mga anak ko, pabalik-balik din ng Cavite para suyurin yung mga iba't ibang bayan dito sa Cavite. Kanina po pagdating namin, dumiretso kami sa Alfonso. Pagkagaling namin sa Alfonso, pumunta kami sa Naik bago kami pumunta dito sa Dasmariñas. Nung huli ko pong punta, napakarami naming mga lugar na pinuntahan sa halos lahat na distrito dito sa Cavite. Bakit po ba hindi kami nakukontento na isang malaking rally lang? Sana kung isang malaking rally lang, hindi na kami masyadong magpapagod. Bakit ba hindi kami nakukontento na magmo-motorcade lang sa buong Cavite para ipakita na pumunta kami dito? Ang dahilan po nito, dahil gusto namin sa inyong ipakita kung anong klaseng pamahalaan ang pwede niyong asahan kung kami ni Senator Kiko ang malagay sa pwesto. Isang gobyerno na siya ang lumalapit sa tao. Isang pamahalaan na nakikinig. Isang pamahalaan na nagkukonsulta. Kaya po sa amin, kahit nakakapagod, gagawin namin, at ako lang po, kahit anong pagod, pag nakakasama na natin kayo, na sobra yung saya na makita kami, lahat na pagod, napapawi na. I love you din. Eto po, sinabi ko na ito sa inyo. Nung huli po tayo nag-rally, kahit talong-talo ako sa Cavite, nung 2016, pero ang maraming salamat. Pero ang punto ko lang, kahit natalo ako dito sa Cavite, hindi ko kayo iniwan. Lahat na sakuna. Lahat na sakuna, lahat na bagyo, lahat na baha, lahat na sunog na dumadaan, pati po yung pagputok ng Bulkan Taal, yung mga bayan ng Cavite na apektuhan, pinuntahan namin. Noong nag-pandemic, napakaraming medical institutions ang ating pinapadalhan, mga PPE sets, medical supplies. Sa IMUS po, nagkaroon tayo ng vaccination. Nagkaroon din po tayo ng swab testing sa iba't ibang mga lugar. Nagkaroon din po tayo ng maraming mga livelihood projects sa iba't ibang bayan dito sa Cavite. Pero bakit ko siya kinikwento sa inyo? Dahil noong 2016, nung ako po humarap sa inyo, hindi pa ako kilala, wala pa ako masyadong track record na ipipresenta sa inyo. Pero ngayon na bumabalik ako para humingi ulit ako ng tulong, matitingnan ko po sa kayo lahat mata sa mata
At masasabi kong hindi ko sinayang yung botong ibinigay nyo sa akin. Yung 6 na taon ko po bilang pangalawang pangulo, pinakita namin kung anong klaseng gobyerno yung kaya naming ibigay sa taong bayan. Isang gobyerno kung saan ang laylayan ang bagong sentro. Isang gobyerno na sinisigurong walang maiiwan. Isang gobyerno kung saan yung mga nakakaluwag, sila yung tutulong sa napapangiwanan. Yun po yung pinakita namin sa aming Angat Buhay program. Isang gobyernong tapat. Mga lingkod bayan na matitino at mahuhusay. Bakit po ito mahalaga? Pag matino, mahusay at tapat ang pamahalaan, ang pera ng taong bayan na papangalagaan. Pag ang pera ng taong bayan na papangalagaan, kahit palimitado ito, mas marami yung natutulungan. Nung huli ko pong punta, marami akong sinabi ng mga programa, hindi ko na po yun uulitin. Pero sa akin lang po, nakikiusap lang ulit ako. 6 na araw na lang. Ang amin pong pakiusap na sana yung lahat na kasinungalingan, mapalitan natin ang katotohanan. Ang amin pong pakiusap na magtulong-tulong po tayo na ang boto ng ating mga kakilala, ang ating kapamilya, ay hindi nakabase sa mga kasinungalingan na nababasa nila, palitan natin ito ng katotohanan. Dahil kung ang boto po natin nakabase sa kasinungalingan, sa dulo at dulo, kawawa ang taong bayan. Ito po yung aking pakiusap kanina. Buksan natin ang ating mga puso. Sabihin po natin sa lahat, ano man ang kulay na dala ninyo, welcome kayo dito sa amin. Pag tayo po naging pangulo, wala tayong kulay na titingnan. Magiging pangulo tayo ng kahit anong kulay. Dahil yun naman yung nararapat. Kaya po ako, paminsan nagugulat ako. Kahit saang bayan po kami pumunta, kanina sa Alfonso, sunod sa Naik, napakaraming kababayan natin ang nagpapahayag ng suporta. Ang sabi po namin ni Senator Kiko, siguro pagpapahayag ito ng pagkauhaw natin sa isang disenteng pamamahala. Kaya po sabi ko doon sa Alfonso kanina, hindi ko po masasabi na kaya ko yung lahat nating problema. Pero ang mapapangako ko sa inyo, isang tapat na pamamahala na makikinig sa inyo. At ang aking pangarap, kung ako po umupo bilang pangulo pagkatapos ng aking termino, ang mga Pilipino, proud siya na siya ay Pilipino. Nakita po natin ito sa rally natin sa Gentry. Diba? Nakita natin sa rally natin sa Gentry ang may mga tubig nag-aambag sa iba para mabigyan din sila. Nagbabao ng mga pagkain hindi lang para sa sarili nila pero para i-share sa iba. Pagkatapos ng ating rally, tulong-tulong sa paglinis. Pinakita natin na pwede naman pala. Pinakita natin na ang pag ang Pilipino inspirado, talagang handang-handa siyang mag-ambag. Kaya po ako excited na ako. Excited na ako makita ang isang Pilipinas na lahat tayo ipinagyayabang natin na tayo ay Pilipino. Kaya po sa inyo lahat, maraming salamat sa lahat na nagsasakripisyo, sa lahat na nagtitiwala, sa lahat na nag-aambag kung ano man ang kaya niya para po makamtan natin ang pamahalaan na ating inaasam. Sa inyo pong lahat, mabuhay po kayo. Sana pagbalik ko dito sa Cavite, victory party na! Kaya po,
sipagan natin, ipanalo na natin ito. Kay Lenny Robredo, hindi ka piko, may tapang, may puso para sa Pilipino. Kay Lenny Robredo, hindi ka piko, may tapang, may puso para sa Pilipino. Ang Pilipinas ay man.